Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, June 15, 2023. Umiiral pa rin po sa ating bansa itong southwest monsoon o habagat na patuloy nga po na nakaka-apekto yan sa ating bansa. Asahan nga po natin yung ating mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa may parte ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Dito nga po sa may parte ng Central Luzon, mahina at katamtamang pag-ulan po lamang. Dito naman sa may parte ng Bicol Region, ganun din po, no? May mga pulo-pulong pag-ulan, may chance po tayo dyan ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan, pero ito'y panandalian lamang. Sa may parte naman po ng Visayas, asahan natin na may mga pag-ulan dyan sa may parte ng Burongan, Cebu City, dito nga po sa may parte ng Bohol, at maging dito nga sa may parte ng Roja City. Sa may Palawan naman, asahan natin may posibleng malalakas na pag-ulan sa may Puerto Princesa, Palawan. At maging dito nga po sa may parte ng Mindanao, asahan natin na meron po tayong mga pag-ulan. Ayon po sa ating advanced weather forecast, meron po tayong posibleng low pressure area na imo-monitor sa susunod na linggo. Ito nga po ay posibleng andito sa may parte ng eastern section ng Visayas. Pero sa ngayon nga po, sa loob ng ating 3 hanggang 5 araw, wala naman po tayong posibleng bagyo na imo-monitor sa ngayon ayon sa European Center. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, bukas, June 16, patuloy nga po, makakaranas pa rin po tayo ng mahina at katamtamang pag-ulan. By June 17, may mga mahihinang pag-ulan tayo sa may parte ng Visayas, bunsod pa rin po yan ng ating habagat. By June 18, asahan natin na magiging maganda ang lagay ng panahon. Magkakaroon man ng sama ng panahon sa may parte ng Japan po, yan po ay hahatakin yan yung ating habagat. Bagyang hihina po dyan yung ating habagat, magkakaroon tayo ng posibleng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone dito nga sa may parte ng ating Mindanao. Pagdating naman po ng June 19, asahan po natin na may pagbugso muli ng ating habagat, pero yung low pressure area, ayan po, magkakaroon tayo low pressure area na posibleng magdala na mahina at katamtamang pag-ulan sa may Mindanao. By June 20, asahan po natin na meron pa rin po tayong pag-ulan sa may parte ng Mindanao at meron nga pong sama ng panahon sa may parte ng Japan. By June 21, makikita natin makakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan sa may parte ng Mindanao at ng Visayas at Bicol Region. Pagdating po yan ng June 21 dahil nga po sa ating habagat, dahil meron po tayong dalawang sama ng panahon sa may parte ng Japan na posibleng humatak nga po dito. Pagdating naman ng June 22, ito na nga po yung ating low pressure area nasa eastern section ng Visayas. Ito po sa ngayon ay mababa naman po ang chance na maging isang ganap na bagyo. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.